atin pong linisin, mga ka-treasure hunter, itong Buddha. Ano nga bang panglinis ng jade? Ito ay jade na Buddha. Malaki po ito. Mga 9 to 10 inches ang laki. By 7 or 8 inches naman yung wide. So, ito ang panglinis niyan. Ay warm water at saka salt. Salt. Kaya natin dilinisin ito dahil antique na po siya. Nakita ninyo yung molds. Dumi po yan sa sobrang tagal. Ito ay mga 17 to 18 century na po ito. Ito ay green jadeite jade. Sa Buddha ito. So, yan na natin yung asin dyan. Ilagay natin dyan sa kwan. Ihalo natin yung asin sa panglinis natin. Yan, warm water saka salt. Yung asin ay ating ilinis sa kanya. Yung asin ang panglinis dito kasi. Pag iba yung mga ibang ano maaaring ma-damage natin pag mga alcohol o ano. So, warm water at saka salt lang naman ang panglinis dyan. Yeah. So, asin. Yung asin ay ating ikuskus. Yeah. So, sa sobrang tagal na po kasi nito, mga treasure hunter, ay yung bunganga niya eh, pumuti na sa sobrang tagal. Ito ay dark green. Talagang pure jade ito. Itong nakuha natin. Ilang million siguro ito. Kisla pa. So wala tayong brush. May brush sana. Medyo nalinis siya ng kaunti. Nag-mold na yung ano, sa sobrang tagal nito. Bato. Nilinisan ng salt. Nilinis din siguro ito ng asin kasi nakikita niyo ano eh. Mamaya testingin natin na flashlightan natin ang laser at saka batingting. Kung ano itsura nito sa batingting. Ano si baka sabihin plastic mga ito mga 8 kilos siguro ito. Ano ito kalaki. Hanggang green na green siya mga ka-treasure hunter. So, sa laki nito eh. Talagang may price ito. Ito po ang maglinis ng jade. So, hindi na po natin pilitin kunin yung mga pumputi-puti dyan. Kasi sa sobrang tagal niyan, yan yung palatandaan na antik talaga siya. Yung kanyang pumuti ng uso. Sa dumi yan. So, nilinis natin ang asin at saka warm water. Yan lang panglinis dito sa mga jade na ganito. Hindi na natin tanggalin yung kuha ng iba. Ang panglinis bato kasi talaga to eh. May mga ano po ng bato. Nag-mold yung bato. Nagkaroon na sa sobrang tagal niyan. So, ito na yung mga coins na yan. 17th century hanggang 18th century yung mga coins na yan.
Yung likod niya, yan tapat niya. Mayroon siyang ano, parang emerald. Parang emerald siya. Sobrang bigat. Yan. Antik. Antigo talaga siya. Tignan natin yung likod niya at ating linisin ang kaunti. Antigo. So kahit ganyan ang linis niya. Importante ma. Malinis-linisan lang siya ng konti. Yun yung mga coins na nakalagay. Sobrang luma na. So, tapos na siyang linisin. No? Yan lang ang linis niyan. Pwedeng buuhin natin na sobrang linis. Importante mga punasan lang yung mga puti-puti. Mga molds ng ano yan. Tagal sa katagalan. Yan ay palatandaan ng matagal. So hindi na yan ubusin ka. Kunin kasi mawala yung palatandaan na luma kapag inubos natin yung fan. So tapos na siyang linisin. Atin na po siyang i-flashlightan at gagawa natin ng ano. Batingting at saka flashlight kung iilaw ba ito sa laser na flashlight. So, sobrang bigat po mga ka-treasure hunter. Yan, malaki. Malaki ito. Emerald green. Imperial jade ang tawag ito. Imperial jadeite jade. Welcome back mga ka-treasure hunter. So, flashlightan po natin ito gamit ang cellphone. Wala tayong laser eh. So, tingnan natin sa flashlight kung iilaw ba itong loob ng jade. Kasi malaman natin kung jade o hindi. Kapag plastic, hindi yan iilaw sa loob. So, kung iilaw, yan na ilaw yung ulo niya. Mga ka-treasure hunter. Kasi ang laki niyan eh. So, makikita natin na umiilaw yung loob. So, laki niyan, simply hindi, mahina lang yung ating flashlight. So, hindi siya makatagos. So, green na green siya. Emerald green. Yung kanyang kulay. Ang tawag dito, imperial green, mga ka-treasure hunter. Emerald imperial green. So, nailaw talaga siya ang loob. Oh. Mapapansin ninyo yung loob niya ay nagliliwanag. Sobrang tumatagos yung ilaw sa loob. So yan po ang jade. Mga green. Yan lang po ang testing natin. Na pwede. Yan, nagliliwanag sa loob. Sa gilid, ganun din. Malayo yan eh. Nagliliwanag yung ulo. Oh, green na green, di ba? So, batingting. Batingtingin naman natin yan. Nagliliwanag yung ulo nyo. Na green na green. So, sa batingting naman tayo. Ipasok na sa, ano eh, sa flashlight. Batingtingin natin.
Sudig po talaga siya. Hanap po tayo ng iba. Ito. Sudig. Hindi plastic, bato talaga mga katisilantin. Hindi rin siya ceramic or ano kasi sobrang bigat nito. Ito, Imperial Green. Ito yung tatak naman, yung markings niya. Ayan, 17th century, 18th century. 18th century yan. Yung mga coins kasi, nagbabase tayo sa coins. Na kanyang... Ito yung mga coins nung sinaunang panahon. Mapapansin ninyo, parang nag-yellowish yung... Ano... Jade. Sa sobrang tagal na yan. Si Green ang kulay na dapat nito noon. Sa sobrang tagal niyan, ay nagkakaroon ng change color yan sa moisture ang tawag dyan sa bato. Lahat po ng bato ay ganyan, mga kapresidente. May moisture, change of color sa labas lang. Pero sa loob ay talagang solido. So, ang laki nito, 7x7 pala. 7 inches height at saka 7 inches naman yung width niya, yung kapal. So 7x7 ang engineering nito. 7x7, kumbaga. 7 inches height, 7 inches wide. So proportional ang pagkagawa sa kanya, mga katulisang hampir. Saka sobrang tagal na niyan ng panahon. So emerald green ang tawag dito na Imperial Jade. Emerald Green. Pumari ng Buddha to ng mga Chino. Subalit nadala dito sa ating bansa. So, sa tagal, pasok to sa tinatawag na ancient o antique Emerald Green Jadeite Jade na Buddha ito na kung saan. Laughing Buddha. Mayroon siyang hawak na barko. Yan. At saka dragon. May dragon sa gilid at may dragon naman sa kabila. So, ito ay treasure mga ka-TH. Treasure talaga ito. Malaki, parang bata na ito na maliit. Pitos pala, parang pitos kalaki. So, green na green siya. Yung mga light green ay... hindi pa pasok sa tinatawag na treasure. Ito talagang green na green, dark green. So, pasok na siya sa tinatawag na Imperial Jadeite Jade, mga katisilante. Thank you very much for watching.